Hello mga boss, magandang araw. Long time no see, long time no post. Sa wakas, mayroon na tayong content. Kung nakikita nyo ito, ayan, basa na. Noong nakaraang week, nabasa din to, pero binuksan ko yung dito sa aking likod. Kailangan tanggalin natin to, kasi pangsamantaga lang to eh. Mahilig tayo sa pangsamantagal. Ako kung makita nyo yan, masilip nyo. Yung drainage dyan, binuksan ko yan, nilumot. Nung binuksan ko, tinanggal ko yung mga dumi sa loob nun, yung mga lumot-lumot. Okay siya. After 1 week, ito na naman siya, nagbasa na naman. Kailangan na talaga siyang linisin mga boss. Patayin muna natin. Ayan, hope natin. Tapos bunutin natin yung kanyang plug. Ayan, tatanggalin natin yung drain niya na nakalagay doon. Kasi yan, nakakabit yan sa kanyang housing. Pag tinanggal mo na itong unit mo dito, kakapit yung drainage na yun doon sa housing, so hindi natin matatanggal. Take note mga boss, first time ko to na maglilinis ng aircon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aircon natin. Sana hindi masira. Good luck. Ilalagay natin tong plywood dito para dito tayo umapak. Baka masira natin yung bubong ng ating kapitbahay. Merong isang screw dito na nilagay ako mga boss. Ang video ko pala nung kinabit ko to, nandyan lang sa description sa baba. Kung interested kayong manood, maraming nagtanong nung nakaraan paano daw ang drainage, kasi yung sa kanila daw, hindi daw nila alam paano. Ayan ang drainage ko mga boss. Nilagay ko lang siya, tapos may butas dito. Ayan, yung dyan ko nilagay ang screw. Isang screw lang para para hawakan lang siya. Dalawang taon na pala itong hindi na lilinisan. So, ayan, marami na sigurong lumot-lumot dyan sa loob. May nakuha pa akong balahibo ng ibon dito. Grabe na ang alikabok nito. Wala na to dito, wala nang lock. Kaya minsan marinig ko siya, nag-vibrate na siya. Ayan, madali na lang siyang kunin kasi yung dito niya, oh, basag. Nabali yung kanyang lock. Kung nakikita nyo yan mga boss, pinamahaya na ng mga gagamba. Mga himulmul yata yan ng alikabok, himulmul, halo-halo na yan. So baka pareho tayo ng unit. Ayan ang kanyang model. Isang screw yata na to yung nakahawak sa kanya. So tanggalin natin to bago natin siya hilain. Ay ako, parang nakahawak yata itong dalawang screw na ito. Dalawang taon na kasi itong nakalagay dito, nakalimutan ko na. Ay nako. Ay nako mga boss. Ha, ayan, kita nyo. Yun palang dalawang screw na yun ang dahilan. Baka sobrang bigat nito mga boss. Baka hindi ko makaya. Basa mga boss. Basa ako. Grabe oh, lumot. Mga lumot nandyan. Kaya pala hindi na siya nagdi-drain ng maayos. Buti na lang, tinanggal na talaga natin. Ayan, daming lumot. Basang-basa dito sa kwarto. Ay, grabe, daming basa. Daming tubig. Naibaba na natin siya. Kita nyo yan. Kailangan ko talaga ng backup kasi ang bigat pala niya. Sabi, hindi ko naalala. Noon palang kinabit ko to, kasama ko palang asawa ko. Ngayon, hindi kasi makakatulong ang asawa ko kasi meron ng baby. Karga-karga niya yung anak namin. Pero kita nyo, grabe ang dumi mga boss. Ayan. Yan ang dahilan, hindi na siya nagdi-drain. Dito, lumot. Ayan. Tanggalin natin itong mga cover niya mga boss. Itong nandito sa taas, may mga screw. Dahan-dahan tayo, baka ma-disgrasya natin yung mga tubo nito. Sisingaw yung preon. May nakita na kasi ako na tumagas yung preon. Wala na talaga, finish na. Wala ka nang magagawa, papabayaan mo na lang siya na magtagas. Ito, screw. Dito sa left side, right side niya mga boss, mayroong isang screw dito. Ayan. Ito lang yata, tapos ito wala na. May butas siya pero walang screw.
Ayan, pwede na siyang tanggalin ang control box. Ito ang control box. So mga boss, hindi ko nabidyohan, pero itong kanyang parang pang ano dito ng fan, ito, anong tawag nito? Yung gumaganyan-ganyan dito, tinanggal ko siya. Kasi parang may dalawang screw pa dyan sa loob na nakahawak dito sa cover. Tapos tinanggal ko din tong screw na dalawa dito sa taas. Kasi parang tinutulak niya yung cover papunta dito. So para may atras natin to, matanggal natin ang cover. So mga boss, tinanggal ko muna to. Dito yan siya. Tinanggal ko. Tapos ito. Pag ganyan yan siya, hilahin mo lang siya. Tanggal na yan. Itong dalawa. So tanggalin din natin to para mabunot natin to. Kanyang control box. Ito, tinanggal ko rin to mga boss. Nakakabit lang naman yan dyan. Yung kanyang parang sensor yata yan. Tanggal, hugutin mo lang yan siya. Matanggal na yan siya. Pinasok na siya ng tubig, no? So medyo delikado na. Lagyan natin to ng silupin. Meron pang isang nakatagong screw dito sa likod para mahugot natin tong ating cover sa taas mga boss. Mga boss, ayan yung mga screw na tinanggal ko dyan sa loob. Yan, diyan, at saka itong dito sa ilalim. Kita nyo ba yan? Yan. Ito, lahat ng screw na makita nyo nakakabit dito. Ito, dito, dito. Tsaka yung bracket na nakalagay dito, tinanggal ko din. Tanggal na siguro to. Parang wala na mga screw na kakabit sa kanya. Medyo mahirap siya ang tanggalin mga boss. Medyo mahirap siyang hugutin. Delikado to ah. So mga boss, mukhang hindi natin to matatanggal. Kasi kung nakikita nyo dito sa loob, isang buong ano siya mga boss. Buong itong plastic na ito, buo siya. Tapos meron siyang nakaganyan sa ilalim. So kailangan mo siyang hugutin palabas. Ang problema, bumabangga siya dito sa ano, dito sa ating dito na side. Hindi ko siya mahugot palabas. Ang gagawin natin ngayon mga boss, i-cover muna natin tong kanyang ano, control box at saka itong makina. Dahan-dahan tayo dito na side. Kasi dito ang mga tubo ng Freon. Ayan, safety na yan. Itong ating control box, safety na yan. Dapat mga boss, ang gamitin nyo dito, pressurized na ano, pang spray. Walaan mo akong pressurized na pang spray. So ito na ang gagamitin ko. Kaya naman siyang tanggalin mga boss. So sa mga nanonood, hindi po ako professional na aircon man. Ano bang tawag dyan? Yung taga-ayos ng aircon o taga-linis. Ako ay ordinaryong mamamayan lang. So yan, natanggal siya mga boss. Maganda ang ano, kahit hindi pressurized na yung may air pressure, tanggal pa rin ang dumi. Hindi ko na siya tinagilid kasi tinanggal ko na itong ano eh. Ito ang ating control box. Kaya okay lang na hindi na itagilid. Kasi yung dito sa taas mga boss, no, nag-gel oh. May mga gel. Pressurize lang to mga boss. Tapos agad to. Itong dito naman sa loob mga boss. Sprayan natin tong ano nya. Hindi kasi natin mabuksan eh. Spray-sprayan na lang natin siya dito. So mga boss, gumamit ako ng foam para yung mga yan, sipsipin lang nya. Kasi hindi ma-drain lahat. So, huwag nyong gayahin mga boss kung hindi nyo gustong masira ang inyong aircon at hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Ako, hindi ko alam ang ginagawa ko, pero yun lang talaga, lakasan lang ng loob. Mga boss, madilim na. So, tapos na akong naglinis mga boss, natanggal ko na yung mga dumi, mga tubig na natira. Babalik na natin siya sa dati niyang itsura. Walang basa, okay lang. Balik natin siya sa posisyon niya. Yan. Salpak natin siya ulit. Yan. So mga boss, yan. Balik na natin ang ating control box niya.
Ito ang kanyang sensor yata. Balik natin dito. So, dikit natin dito sa plastic niya. Yan. So, balik natin. Itong kanyang mga knob. Push lang yan. Ganyan. Pasok mo lang siya tapos tulak. Ito mga boss. I-brush ko na lang. Hindi ko na ito hugasan ng ano. Tuta, lagi ko naman itong binabrush. Grabe ang likabok niya. Nasa sa inyo na yun. Ako kasi nagmamadali na ako ngayon kasi gabi na. Naghihintay ang aking amo, nagchat-chat sa akin. Ayan mga boss, naikabit na natin siya. Sa wakas, nalinis na talaga siya. Ang problema ngayon, ito na lang. Papasok tayo dito. Hindi pala papasok, lalabas tayo dito. I-screw na natin yung likod niya, banda. Whew! Salamat doon kay Nung Undo, yung kapitbahay natin. Ah, naipasok natin siya ng mayos. Nagalit na yung kapitbahay natin. Sumigaw na. Screw natin to. Drainage. Ayan. Hirap talaga mga boss pagka DIY. Ito na yung pinakahuling ikakabit natin. Itong kanyang stopper dito. Ganyan yan siya. Tapos, dyan. Screw natin. Tapos na tayo. Titest muna natin mga boss. Siyempre, saksak natin. Ayan. Screw natin. Umaandar ba? Ayan, umaandar na siya mga boss. Buti, umaandar pa. Yan, denial ko siya sa pour. Yan, okay na. Buga na siya ng malamig. Mas malakas na ang buga niya ngayon mga boss na malamig. Hindi kagaya nung hindi ko pa nalinis. Grabe talaga. Mahina na siya. Nagre-reklamo na si Mrs. sa tanghaling tapat. Ngayon, tingin ko malamig na siya. Kahit 4 lang. Paalala lang, hindi ako talagang gumagawa ng ganito na naglilinis. Yung mga ginawa ko, maaaring may makikita kayong mali doon. Hindi standard, so huwag niyong gayahin. Itong akin ay DIY na sarili ko rin namang aircon ang ginawa ko. Hindi naman ako nag-service sa ibang aircon. So hanggang dyan mga boss. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana ay mag-subscribe kayo. At kung gusto niyo makita kung paano ko ito nilagay, tingnan niyo na lang sa description sa baba mga boss. Hanggang sa muli mga boss, subscribe, like, share, at maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Peace!